Hi! Today's video, ay gagawa tayo ng disc rack. A friend of mine requested us to make another disc rack. Actually, this is his third time na napagawa sa atin. So, let's do it again! Nandito tayo ngayon sa ating favorite hardware to buy, this marine plywood. As always, SM Plywood. This is the younger brother of Santa Clara Plywood. Same maker lang sila. Unload na natin to. Medyo may kabigatan din ito. Actually, this weighs around 25 kilos. This is their branding, SM Ply, manufactured October 2021. Kagandahan nitong SM Ply kasi once na sinabing 18mm, 18mm talaga. The only difference with this plywood versus the Santa Clara is that hindi siya waterproof. Same maker lang din sila, located at Dalyao Toril, Davao City. Ito yung drawing natin as per requested by our customer. So, kailangan natin mag-cut ng 4 feet, 48 inches, 3 pieces. And then, dalawang straight sa side. Ayan. And then, the rest, putol-putol na. So, 14 by 14 na. Cut na tayo ng 1, 2, 3. So, ito yung tatlong horizontal na 4 feet. Meron tayong dalawang pang side. At ito, ito na yung sa gitna. So, hatiin natin ng 14 by 14. Actually, kulang pa to. Sa isang sheet ng plywood, ito yung na-cut natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 pieces na tig 4 feet by 14. And then, meron siyang extra. Ito yung sobra. Sukatin na natin. Hindi na kasi siyang maging 14 inches eh. So, short na siya. So, nasa 11 and 5/8. So, ito. Itong mga to. Sakto yun siya. 14. See? Saktong-sakto 14 inches. Labis, walang kulang. See? When I do woodworking, ito talaga ang go-to plywood ko. It's 18mm marine. As you can see, sobrang ganda ng ano, plywood. Wala kang makikitang butas.
super ganda at super solid, napakabigat. On the lower part of the rack, gamit lang tayo ng countersink bit. This is the bit I'm using, Snappy countersink. Made in USA, kaya high quality.
ginabi na tayo sa ating project for today na disc rack, pero natapos din. Ang last nating in-install is itong paa ng rack na to. So meron na siyang paa, we are only using pocket holes para sturdy naman yung paa niya. Rest muna sandali for dinner and continue later with the cover sa likod and yung varnish para good looking na to later. Yan, as you can see, ang ganda na ng output, first coating pa lang yan pag na-varnish. Look at the difference naman. Walang varnish, tsaka may varnish na. Ganda. Kitang-kita yung ano ng veneer. Ng plywood. Tapos, in this front side naman, super litaw na nung ano. Ng marine. Layers ng marine. Versus this one. Diba? Ganda na pag naka-varnish na. Ganda na. Uha, samantalang dito, hindi masyado. Dito, super ganda na pag na-varnish. So, let's finish our task. See you later pag matapos tong i-varnish. Finally, natapos din natin yung project. Naka-varnish na. Fully varnish na. Super kintab. We're all done. Fully varnish na siya. So, as comparison kanina, medyo light pa yung kulay. Now, medyo darken na siya because of the varnish. At least, kumintab na siya. See? This is the third time na gumawa tayo nito for a friend. Nalagyan ng mga lumang plaka. So, project done. At dyan nagtatapos ang aming video for today. So, don't forget to click like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Thank you for watching! Bye-bye! Bye.